Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Kumusta ang pagpapasukat sa iyo ng gown ni Uncle Bo? Kumasya ba sa iyo ang gown? Oho, inay. At alam ninyo, dahil bagay na bagay sa akin ang gown, gusto ni Uncle bigyan na sa akin yung gown. Ado, at bakit naman daw ibibigay? Totoo ba yon? Hindi ko alam. Natuwa lang siguro si Uncle. Nakita niya kasing tamang-tama lang sa akin ang gown. Kaya natiyak niyang magugustuhan ng kanyang anak ang gown ibibigay niya sa kanyang anak. At teka, bay ko ba ka, Dok? Sino kaya ito? Ay, sadali lang! Dito ho ba yung bahay ni Miss Monica Sandoval? Ay, dito ka. Bakit? Anong kailangan mo sa anak ko? At sino ka? Dadalawin ko lang sana ang anak ninyo. Walang sakit ang anak ko para dalawin mo. Teka nga muna. Ang anak ko ba mismo ang nagpapunta sa'yo dito? Hindi ho eh. Tinanong ko lang po kasi kay Uncle Ruding ang address ninyo. Kaya ko po nalaman. Uncle Ruding? Sinong Uncle Ruding ang tinutukoy mo? Si Uncle Ruding ho. Kalapit barangay ninyo lamang po siya. Yun pong may palaisdaan. Ay alam ko na. Oo, kilala ko na. Ay, kilala ko siya. At madalas na nagre-recommend sa akin ng trabaho. Ay, teka, paano mo ba nakilala si Sir Ruding? Oho, uncle ko siya. Kapatid ng mami ko. Ganun ba? Ay, teka lang. Tatawagin ko ang anak ko. Sigurado ka ba na mabait yung nobyo mo? Oo naman, ate. Gustong-gusto nga niyang pumunta dito eh, para daw makilala na kayo. Kaya lang, pinipigilan ko lang dahil baka magalit si Naitay inay. Ay, body ka, anak. Bakit po, inay? Ay, may bisita ka. May bisita ko? Sino po? Gayon ko rin lang siya nakita eh. Ang mabuti pa. Lumabas ka na para makita mo at makausap. Magandang gabi sa'yo, Monica. Ikaw? Ano? Kamusta ka na? Mabuti naman. Siya nga pala. Maupo ka. Salamat. Ang ganda pala ng simoy ng hangin dito sa inyo, no? Parang mawiwili yata ako sa pagpunta dito. Ang masarap ng simoy ng hangin ang pinagmamalaki namin taga-baryo kasi wala ito sa syudad. Ako, sinabi mo pa. Naglalaki na kasi mga gusali sa syudad kaya wala lang madadaanan ng hangin. May magagalit ba kung dadalawin kita dito sa inyo habang naririto pa ako sa Pilipinas? Ano? Habang naririto ka kamo sa Pilipinas? Bakit? Saan ka ba nakatira? Nga pala. Sandali lamang kasi ako dito sa Pinas eh. At kung sana nakilala kita kaagad bago ako umuwi dito sa Pilipinas,
baka hindi lamang 2 weeks ang kinuha kong bakasyon ko. Ganun ba? Marami pa namang araw eh. Oo, kaso malayo ako sa'yo. At sa ganda mong yan, maraming mga kalalakihan ang nagkakandara pa sa'yo na manligaw. Hindi naman. Ikaw naman eh. Hindi. Totoo yung sinasabi ko. Napakaganda mo, Monica. Ano? Wala si Angelo dyan. Wala nga ate. Ulit mo naman eh. Ang sabi kasi sa akin eh, pupunta dyan sa inyo. Eh ano bang oras umalis dyan? Baka nasa daan pa yon. Eh kanina pang mag-alas 6 ng gabi eh. Ano? Mag-alas 10 na. Eh dapat sana eh naririto na yun. Eh saan kaya pumunta ang batang yun? Nakapurma siya eh. Akala ko nga dadalo ng parte dahil bihis na bihis siya. Oh, bihis na bihis pala eh. Di hindi dito ang pupuntahan noon. Eh, teka. Bihis na bihis, kamo? Oo. Napakagana ng suot. Kaya nga naisip ko nung una na may parte na dadaluhan. Pero ang sabi eh, dyan sa inyo pupunta. Kaya naisip ko na baka pinakinggan niya ang sinabi ko noon na magbihis ng maganda. Ate, hindi kaya nanliligaw ng anak mo? Ha? Nanliligaw ng anak mo, ate. At parang alam ko na kung sino ang nililigawan niya. Sino? Si Monica. Ha? Ano? Maraming magandang dalaga sa Amerika, pero iba talagang ganda mo, Monica. Ito naman, binobola mo na ako niyan eh. Totoo sinasabi ko, Monica. Kahit magtanong ka pa kay Uncle Ruding, wala pa akong nililigawan. Ikaw ang unang-unang babaeng ligawan ko. Ano? Oo. At labis kong ikakalungkot kung matitigil ang pag-usap natin ito. Anong ibig mong sabihin? Babalik na kami sa Amerika eh. At gusto ko sana dadalhin kita doon kung gusto mo. Anong oras ka dumating kagabi? At saan ka nagpunta? Galing ho ako sa lugar ni na Uncle Ruding, Mami. Sabi ng Uncle mo eh, hindi ka raw nagpunta doon. Hindi nga po ako galing sa bahay ni na Uncle Ruding. Ang sabi ko, sa lugar ni na Uncle Ruding sa bayan. Ina, Uncle Ruding, iba nga lang barangay ang pinuntahan ko, hindi doon sa kanila. Masyado yatang importante ang taong pinuntahan mo sa lugar na yon. At inabot ka ng ilang oras, gabi pa. Mami, huwag ka na magalit. Total, sinunod ko naman ang kagustuhan mo, di ba? Mag-aasama na ako. Ha? Natagpuan ko ng babaeng ihaharap ko sa altar. Sino? Walang iba, kundi si Monica. Ha? Si Monica? Yung magandang dalaga na kakilala ng Uncle Ruding mo? Oo, Mami. Yung magandang dalaga na nakita natin sa bahay ni na Uncle Ruding.
tulog pa rin ho ba si ate hanggang ngayon? Abay, mag-aalas 7 na ng umaga. Ay, bakit? Tulog pa ba na iniwanan mo sa kwarto ninyo? Oo. Siya nga itong laging naunang nagigising sa akin eh. Himala ngayon at mag-aalas 7 na ng umaga eh, tulog pa rin. Day off niya ngayon. Kaya iniindyo niya siguro ang araw ng pahinga niya. Sus! Ang sabihin niyo, napuyat siya dahil sa pagdalaw sa kanya ni pamangkin ni Uncle Rudeng. Aha! Eh, alam niyo, Nay? Halatang halata kaya na love at first sight ang lalaking yun kay ate. Ay, teka muna. Kung magsalita ka eh, parang kilala mo ang lalaking dumalaw sa ate mo kagabi. Kasi nga po, dalawa kami ni ate na pumunta sa bahay ni Uncle Rudeng. At nakita ko kung paano natulala ang lalaking yun sa ganda ni ate. Aha! Mami, gusto kong bumalik kina Monica pero sa pagkakataong ito, kasama ko na kayo. Eh, talaga? Eh, kailan mo gusto? Mamayang gabi. Eh, bakit pa mamayang gabi? Ngayon na kung gusto mo. Mami. Ang ibig kong sabihin, gusto ko rin kasi na hindi lamang silang makausap natin, kundi maging ang mga magulang niya. Oo. Para mapatunayan mo sa kanya at sa mga magulang niya na seryoso ka sa kanya, na siya ang gusto mong makasama sa buhay mo. Sige, kung yan ang inaakala ninyong makakabuti, di, yun ang gawin natin. Pero hayaan mong pag-usapan pa namin ng Uncle Rudeng mo. Baka kasi mabigla si Monica eh. Kaya hayaan mong makapag-usap muna kami ng uncle mo para magawa namin ng paraan nang hindi nabibigla si Monica at ng magulang nito. Oh, anak, bis na bis ka na naman. Saan ka ba pupunta? Eh, saan pa? It's sa bahay ng iniirog na si Monica. Ang aga namang paniligaw to, anak. Abay, baka mainis sa'yo si Monica. Baka naisturbo muna siya. Mami, hindi ko naman siya pupuntahan sa bahay nila eh. Eh, saan? Sa workplace niya. Sa trabaho niya? Oh. Naku, anak, ang boss na naman niya ang mainis sa'yo dahil may isturbo mo siya sa trabaho. Hindi ko siya may isturbo sa trabaho dahil last time naman eh. Kapag pupunta ako, yayayin ko lamang siya na kumain sa labas. Nang sa ganun eh, walang makasabi ang kanyang boss. Oh, sige ba, mami, alis na ako. Hello? Oh, ate. Oh, Rudy. Mabuti at tumawag ka. Tatawagan sana kita eh. Eh, bakit ba ate? Ay, hindi na nga magkanda o gaga yung pamangkin mo. Eh, bakit mo naman nasabihan ate? Eh, ayun siya oh. Kaalis lang talaga. At binabakuran na niya si Monica. Mamahaling lugar na restaurant ito, ha? Mamahaling lugar para sa babaeng mamahalin ko habang buhay. Angelo? Mahal kita, Monica. At sa maniwala ka't hindi, ikaw ang unang-unang nagpatibok ng puso ko. Kwan Angelo, eh? Hindi ko nga alam, eh. Pero kung
ang puso kong tatanungin, ma. Sasabihin nito, ikaw ng babaeng gusto kong iharap sa altar at makasama sa buong buhay ko. Kailan lamang tayo nagkakilala? Walang panahon o oras na kinikilala ang puso ko, Monica. Kusa na naman itong nararamdaman. At kung papayag ka, gusto kong makasal na tayo sa lalong madaling panahon. Marami ring magagandang babae sa Amerika, di ba? Ikaw ang pinakamagandang babae na kinala ko, Monica. Paano naman kung tumanda tayo at mawawala na ang aking kagandahan? Oo. Oh, totoong na-attract ako sa iyong kagandahan noong una. Pero nararamdaman ko na sa bawat paglipas ng oras ay hindi lamang ko na-attracted sa iyong physical na inyo, kundi mahal ko lang buong pagkatao mo. Mahirap lamang ang buhay ko. Wala akong pakialam. Basta ang alam ko, mahal kita at handa kong patunayin ito kung gugustuhin mo. Anong ibig mong sabihin? Will you marry me? Tagumpay ang ginawa natin. Nagkagusto nga si Angelo kay Monica. Sabi ko sa'yo eh, ibigtibo ang pagmamaniobra natin kung paano sila magkakilala. Eh, hindi lamang niya gusto si Monica, kundi na love at first sight na yata ang pamangkin mo kay Monica. Ha? Eh, bakit mo naman nasabi yan, ate? Eh, kasi gusto pakasalan ka agad-agad at nang madala na niya sa Amerika. Ano? Ganon ba kabili sa akin? Ay, oo. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Akala ko nga nung una eh, mahirapan tayong kumbinsin siya. Dahil nga sa mga sinabi niya na kesyo, siya daw dapat ang pumili ng mapapangasawa niya. Oh, di ba? May katwiran nga naman ang anak mo, ate. Dahil para mo naman siyang pinangungunahan sa gagawin mo. Eh, kaya nga. Wala naman akong ibang hangarin, kundi magkaroon siya ng magandang buhay. Tulad ng ate niya, na may kaya rin sa buhay ang napangasawa niya. At magandang lalaki pa, kamo ang manugang ko. Maiintindihan naman kita eh. Eh, sino ba namang magulang ayaw magkaroon ng magandang buhay ang mga anak? Eh, kaya nga. Tulungan mo ako. Para bago kami lumipad pabalik ng Amerika, eh, may resulta na. Eh, ang anak mo ba mismo ang nagsabing pakakasalanan niya si Monica? Eh, baka ikaw lang, ate. Ay, nako. Si Angelo mismo. At kasal na agad ang napag-usapan namin kagabi. Kaya tulungan mo akong mag-isip kung ano ang sasabihin natin kay Monica at sa mga magulang nito na gusto ng pakasalan ni Angelo. Eh, yung mabuti pa, ate, pumunta ka dito sa bahay at dito natin pag-uusapan kung anong maganda nating gagawin. Ikaw ang babaeng gustong-gusto kong makasama ngayon at sa mga darating pang panahon. Kaya sana tanggapin mo ng alok kong kasal sa'yo. Hindi mo pa ako lubos na kilala, Angelo. Kailan lamang tayo nagkita at nagkakilala? Baka nabibigla ka lamang. Hindi magpagsisinungaling ang puso ko, Monica. Mahal kita at gusto kong ikaw ang makasama ko habang buhay. Sigurado ka? Oo. At mapapatuloyan ko lamang ito kung tatanggapin mong aloko. Will you marry me, Monica?
di na nakita. Tanggapin kaya ni Monica ang alok na kasal ni Angelo? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Papayag kaya si Monica sa hiling ng kausap? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Maligayang araw nating nagdaan, pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong